malinis ang sikreto ko. What secret? Ako ang lalaki sumira ng buhay niya. Lahat naman po ng kasalanan pwedeng patawarin. Pwede niyo pa rin patawarin si Daddy para mabuo ang pamilya natin. If you want to see her, let me find her for you. Ako may kasalanan sa kanya. Akong dapat ko mausap sa kanya. Felix! May kailangan kang malaman kay Felix. Alam ko na lahat, Roberto. Alam ko na si Felix ang gumahasa sa akin. Melissa, sagutin mo yung phone. At kanina pa niya ako sinusubukang tawagan. Tama lang yan ang ginawa mo. Hindi mo na dapat siya kinakausap. Mas makakabuti siguro kung gawin natin, i-report na siya sa mga pulis. Magsampan ng kaso laban sa kanya. May mga sinabi si Felix sa akin na hindi niya ginusto yung mga nangyari. Na pareho lang daw kaming biktima. Birthday ni Felix. Naisipan namin ang mga barkada ko. At igaluhan siya ng babae. Kaya namin tinukot si Melissa. Alam ba ng hype ni Felix na yan? Nanobyo ko si Melissa. Na malapit na siyang ikasal. Walang alam si Felix. Ang alam lang niya, sa beer house galing yung babae binigay namin sa kanya. Kaya nung malaman niya kung sino si Melissa, nagalit siya sa amin. Ano sa tingin mo, Roberto? Totoo kaya sinasabi ni Felix? Damit, Felix, answer the phone! Hello? Hello, Tito Ophelia? Si Kenneth po to. Oh, Kenneth, bakit nasa yung telepono ni Felix? Ano nangyari sa pabangking ko? Tita, naaksidente po si Felix. Dito po kami ngayon sa ospital. What? Naguguluhan talaga ako, Roberto. Galit na galit ako kay Felix. Pero paano kung totoo yung sinasabi niya? Melissa, walang rapist na hindi ginustong gahasahin ang biktima niya. Niloloko ka lang ni Felix. Gusto lang niyang pagtakpan ng kasalanan niya sa'yo. I'm sure gumagawa na ng paraan si Roberto para magkahiwalay si Melissa at si Felix. Even so, hindi naman ibig sabihin nun magkakabalikan si Roberto at Melissa. Saka, ikaw ang asawa niya pa rin, Rebecca. Asawa ko lang siya sa papel. Pero sa puso niya, kasal siya sa Melissa na yun! Gusto ko maniwala sa'yo, Roberto. Dahil yun ang inuutos ng isip ko. Nakaharap kami ni Felix kanina. Nakikita ko sa mukha niya na nagsisisi siya. At ayoko magkamali ng desisyon. Kahit gaano pa man kabigat yung kasalanan niya sa akin, si Felix pa rin ang ama ng anak ko. Huwag ka mag-alala, Melissa. Tutulungan kita. Patutunayan ko sa'yo na masamang taong lalaking pinakasalan mo. Na hindi siya nararapat dyan sa puso mo. Kundi sa loob ng kulungan. Tama na, Rebecca. Walang magagawa yung pagwawala mo. Tsaka, hindi niya masosolusyonan yung problema mo. Ano yung solusyon sa problema ko? Ano ba bang kailangan kong gawin para hindi tuloy ang mawala sa
sa akin si Roberto. Ano ba? Kenneth? Kenneth? Kumusta si Felix? How is he doing? Tita, may mga galos po siya sa mukha at katawan. Hinihintay na lang po namin yung resulta ng X-ray at CT scan niya. How is he? Is he okay? Pasok po tayo. Felix! Felix! You do not stand up, iho. Come on, come on. My God, kumunti ka na mamata dahil sa katigasan ng ulo mo. Masita, I cannot stay here. Kailangan ko makita si Melissa. No, Felix. Hindi tayo pwedeng umalis dito hanggang alam kong okay lahat at everything is alright with you, please. Everything's not okay, Amorcita. Wala na sa akin ang asawa at anak ko. Please, Felix. Baka ma-aksidente ka na naman. And this time, it might be fatal. Come on, stay here. Sita, kailangan ko makita si Melissa. Kailangan ko mapikita ang pamilya ko. Felix, let it go. Hayaan mo na lang sila. Okay? We will be alright. Just the two of us, just like before. Please, Felix. Amorcita, si Melissa at si Eva ang pamilya ko. I cannot go back to living without them. Kaya, Amorcita, please, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako mabawi ang pamilya ko. Oh, Felix, I don't want anything to happen to yung binabantayan niyo. Sir, tulog ko eh. Gising. Kalagay niyo to. Tayo niyo. Nasaan yung tarantadong mga kabarkada mo? Yung mga gagong kasama mo tumukot kay Melissa? Sinabi ko, Achito. Simula nung magkahiwa-hiwalay kami nun, hindi ko na alam kung saan sila nagsuot. Hindi mo alam o nagpapakababae ka naman at nagpapakipot ka. Hindi ko alam. Kailangan ko yung mga kasama. Kailangan mong dalhin sila sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano ko sila hagilapin. Isang linggo na ang taning mo. Kailangan mo silang mahanap at dali mo silang lahat sa akin. Kung hindi, ikaw ang dadali ko kay Satanas. Bantayin niyo mabuti ito. Bantayin niyo yung mga kilos na sirawin. Dali mo sa akin sila. Isang linggo. Sige na! Hindi mo maiaalis kay Eva na magkaroon ng amor kay Felix. Kasi wala namang pinakita itong si Felix kay Eva, kundi puro pagmamahal. Nakikinakampihan niyo ba si Felix? Nakakalimutan niyo po ba yung hirap na pinagdaanan ko dahil sa ginawa niya? Hindi. Anak, paano ko naman makakalimutan yun? Eh, munti ka nang nawala sa buhay ko nang dahil sa pangyayaring yun. Ang sa akin lang naman, gusto ko lang ipaunawa sa'yo kung anong nararamdaman ni Eva ngayon. Kaya gusto niya magkaayos kayong dalawa ni Felix. So, anong desisyon mo, Melissa? Magsasampa ka ba ng kaso laban sa asawa mo? Oo, asawa ko siya.
pero bago ko siya naging asawa, siya ang lalaking kinamumuhian ko. Siya ang lalaking sumira sa kinabukasan ko. Anak, ayokong salungatin ang desisyon mo. Ako, masama rin ang loob ko kay Felix. Hindi lang naman ikaw ang niloko niya eh. Tayo, tayong lahat. Nasaktan ako sa ginawa niya sa'yo. Pero sana naman, bago ka magdesisyon na sampahan siya ng kaso, isipin mo munang maigi ang magiging epekto nito, hindi lang sa'yo, kundi kay Eva. Alam mo naman yung mga pangusgang ginawa sa'yo nung na-rape ka, di ba? Lahat ng mga pangumutsa ng mga tao. Kapag sinampahan mo ng kaso si Felix, malalaman na ng lahat ang totoong nangyari. At nakasisigurado ako nang kung ano man mga pinagdaanan mo noon, pagdadaanan ninyo ni Eva, hinihiling niyo po ba, Nay? Napatawarin ko si Felix? Hindi, anak. Hindi. Ang sakit lang. Sana intindihin mo naman yung sitwasyon ng anak mo. Dahil kung anuman maging desisyon mo, siya ang maiinit sa lahat ng ito. Felix, teka lang, relax, relax, pare. Sabi ng tutor, you can't move. Relax. Tama na, isang gabi nakinigaw ko sa inyo ni Marcita. Hindi na ako lasing, kaya ko na yung sarili ko. Teka lang. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Chill. So, buti na, mag-relax na lang muna tayo dito. Gusto mong puntahan sila Melissa, di ba? Hindi mo na kailangan gawin yun, pare. Tita mo na mismo gumagawa ng paraan para magkaayos ka ni Melissa. Ano pong ginagawa niyo dito? Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Balak mo pa bang magsampa ng kaso labang kay Felix? Pinag-iisipan ko pa po. Huwag mo nang pag-isipan, Melissa. Patawarin mo ng pamangkin ko. Hindi ko lang pwede idaan sa pagpapatawad ang ginawa sa akin ni Felix. Kailangan niya pagbayaran ang mga kasalanan niya. Melissa. Nagkamali si Felix. But that's just one mistake. Mahal na mahal ka niya. I know this for a fact. Dahil ang beses niya akong sinuway. Because of you. More than once, ikaw ang pinili niya kaysa sa akin. He's more than a son to me. Pero handa siyang kalimutan yun all because of you. Dahil pahal ka niya. Kung mahal ako ni Felix, dapat hindi niya ako niloko. Kung mahal ako ni Felix, dapat noon pa niya sa akin sinabi yung totoo. Hindi ko po siya kaya patawarin. Kaya makakaalis na kayo. Melissa, I never once in my life begged for anything.
Not even in my entire life. Not even for my own life. Pero ngayon nakikiusap ako sa'yo. Nagsusumamo ako sa'yo at nagmamakaawa. Please forgive my son. Melissa, patawarin mo ng anak ko. Alam kong mahal mo pa rin siya. Minahal ko po si Felix. Iba yun sa sinasabi niyo. I'm sorry po. Pero nag-aaksaya lang kayo ng panahon. He almost died sa kagustuhan niyang magpunta rito. Na-aksidente siya. And all because of his love for you. Melissa, patawarin mo na siya. Please. Lola, totoo po bang aksidente ang daddy? Mommy, putahan po natin si daddy sa ospital. Please, Mommy. Alam mo, pare, bakit hindi po yan pinapareport si Felix sa mga pulis? Pare, nandiyan na si Brian. May testigo ka na laban sa kanya. Hindi naman siguro magagalit si Melissa kung pangunahan mo siya. May ebidensya si Felix sa nangyari. At sinabi niya ito kay Melissa. At nakumpirma ko tong kwentong ito doon kay Brian. Kaya hindi ako pwedeng kumilos hanggat may pag-asang maakwit yung Felix na yun. So kaya pala pinapahanap mo pa yung ibang dumukot kay Melissa? Kailangan mahanapan ko na ibang butas yung Felix na yun. Kailangan hindi siya pagdudahan ni Melissa ang pagiging rapist niya. Mabuti naman at umuwi ka pa. Masayang-masaya ka siguro ngayon, no? Oo, Rebecca. At utang ko sa'yo kung bakit ako masaya. Kaya salamat, ha? Dahil sa'yo, malapit na kami magkabalikan ni Melissa. Baka pumapano si Daddy. Putaya po natin siya. Eba, anak, hindi talaga pwede. Sige na, umakit ka na. Makuha ka na. Payagan mo na si Eva. Sana maisip mo. Tatay niya yung na-aksidente. Nay, hindi ko kayang harapin si Felix. Baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Hindi. Hindi mo naman siya kailangan makita eh. Ako na lang. Ako na lang sasama sa apo ko para dalhin siya doon. Papayag ka. Masita, nasa sila Melissa. I'm sorry, Felix, pero ginawa ko ng lahat. Sarado ng isip ni Melissa sa pag-iusap ko. So sorry. Daddy? Anak? Anak? Pinakiusapan ko si Melissa na dalhin dito si Eva. Salamat po. Anak, I'm sorry.
May nagawa ko kasalanan sa mami mo. Napatawad na po kita, Daddy. Kasi, love kita eh. Love ko kayo ni mami. Alam mo, mahal na mahal kita. Mahal naman po kayo ng mami mo. Naging bad ako sa mami mo. Hindi ko sinabi sa kanya, totoo na ako ang daddy mo. Pero kayo po, totoo daddy ko. Happy po ako na kayong totoong daddy ko. At hindi ibang tao. Salamat lang. Salamat at tanggap mo ako bilang daddy mo. Sana matanggap na rin ako ng mami mo. Sana matutunan niya rin akong patawarin. Alam mo, Melissa, dapat hindi mo pinayagan si Eva sumama kay Felix. Mamaya hindi na nun ibalik yung anak mo. Sige. Ganun na ba talaga kasama ang tingin mo kay Felix? Na magagawa niya na hawin yung anak ko? Ami, hindi ko kaya tiisin yung anak ko. Kaya nung nakiusap sa akin si Eva kanina, pati si Inay, umayag na rin ako. Tama yan, no? Parang humuhupa na yung galit mo sa kanya eh. Baka sa susunod niyan, patawarin mo na rin siya. Buong akala ko. Isang hayop na kriminal yung lumapas tangan sa akin. Pero si Felix pala yun. Si Felix na minahal ko. At pinag-alayan ko ng puso ko. Bago mo binigay sa kanya ang puso mo, kinuha niya muna ang pagkatao mo. Pero tama si Morsita. Wala namang pinakita sa amin si Felix kundi pagmamahal. Hindi lang sa akin, ha? Pati na rin kay Eva. Malaking ginawang kasalanan sa akin ni Felix. Pero sapat na ba yun para kalimutan ko yung pinagsamahan namin? Para kalimutan ko na minahal ko siya? Melissa, minahal mo siya kasi iniwan ka ni Roberto. Na si Felix din naman ang may kasalanan. Si Roberto dapat ang asawa mo ngayon. Isipin mo, Ami, ah. Kung nagkatuluyan kami ni Roberto, wala sa piling ko ngayon si Eva. Hindi ko na alam kung naisipin ko. Kasi hindi ko naman mababalik yung nakaraan. Ay, ako, hindi ko na alam, Ami. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gulo-gulo na ako. Kaya ko lang ako ay ang ginawang kasalanan ni Felix sa anak mo. Gagawin ko. I'm very sorry for what happened. Gulo sa pagitan ng mga anak natin ito, balae. Naiintindihan ko ang kagustuhan mong tulungan si Felix. Pero labas tayo dito eh. Kung ano man ang kalabasan ng gulong ito, ang kasalanan sa kanila, hindi sa akin. Nay, gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo. Niloko ko yung lahat dahil sa kaduduwag ang... Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad, Felix.
Nagkasala ka man sa akin, mas higit ang naging kasalanan mo sa anak mo. Sinubukan ko na rin po kausapin si Melissa. Pero sarado po ang puso niya sa paliwanag ko. Sasamahan kita kay Mommy, Daddy. Anak. Sasamahan kita para humingi ng tawag kay Mommy. Daddy, mabait ka naman, di ba? Papakiusapan ko si Mommy, napatawarin ka na niya. Anak. Nay, si Eva? Mami, nandito po ako. Kasama ko po si Daddy. Kami dapat ang magkasama ni Melissa. Kasalanan mo ito lang, Felix. Kasalanan mo ito lang. Hindi ko kayang pigilan si Roberto sa gusto niya gawin. Pero kay Melissa, kung kinakailangan lumuhod ako sa harap niya, gagawin ko. Seryoso? Luluhod ka sa babaeng yun?